Hindi na raw kayang sagutin ng Export and Industry Bank ang pananagutan sa lahat ng kanilang depositor, kaya nag-takeover ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Magsasagawa ng forum ang PDIC para talakayin ang proseso ng pag-claim ng deposit insurance. Nakatutok si Bernadette Reyes. Laking gulat ni Marites na sarado ng Export and Industry Bank simula ngayong araw. Makailang ulit niyang binasa ang nakapaskil na sulat. Pero hindi pa rin daw niya maunawaan kung bakit nagsara ang bangko. Nabulaga po. Hindi ko po alam na ganun. Mas nasarado na pala. Question mark pa po. Hindi ko pa po alam talaga. Kasi po, ngayon ko lang nakita. Ngayon lang po ako napadaan dyan. So yun po. Hindi ko po alam kung paano at saka anong gagawin. Alas 9 kaninang umaga na mag-take over ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa lahat ng Export and Industry Bank sa buong bansa. Hindi na raw kasi kayang sagutin ng bangko ang lahat ng pananagutan sa depositors nito. It's closed because we have to secure all records, because that's our responsibility to secure all records and to determine exactly the state of condition. Na-anticipate na nila na bago matapos ang araw, may mga magmamature na deposito na di nila kakayanin. Base sa kanilang analysis, nagsabi sila sa BSP na di na nila kayang i-serve yung mga deposits na yon. Aabot daw sa halos 800 million pesos ang mga deposito na hindi na kayang bayaran ng Export and Industry Bank. Kaya pag-aaralan daw ng BSP kung bakit kinulang sa pondo ang bangko. Maybe combination of bad luck, wrong decisions, kinapos sa kanilang rehabilitation. Merong mahigit 50,000 depositors ang Export and Industry Bank sa may 50 branches sa buong bansa. Pero ayon sa PDIC, kahit sarado na raw ang bangko, hindi pa rin daw dapat magpanik ang kanilang mga depositors. Ayon sa PDIC, ang lahat ng deposito sa bangko na nagkakahalaga ng 500,000 pababa, sisimula na nilang bayaran simula sa katapusan ng Hunyo. For deposits with balances of 10,000 and below, who have current addresses and if they do not have any outstanding borrowings, then they do not need to file deposit insurance claims. But if their accounts are more than 10,000, then they have to file. Kung higit sa 500,000 ang deposito, makukuha ang balanse sa sandaling magkaroon ng pondo ang bangko. Magkakaroon din daw ng nationwide forum simula May 2, kung saan tatalakay ng proseso ng pag-claim ng deposit insurance. They need their evidence of deposit, passbook, or a certificate of a time deposit. The evidence of deposit, and we will match that. I would recommend that they just listen for information from the media. This will so that there's no inconvenience to the public. Matagal na rin daw may problema ang bangko ayon sa BSP. Binalak rin daw na isalba ito ng isang malaking bangko, pero sa huli, umatras din. They found that there were many legal issues facing Export and Industry Bank that were unresolved. And they didn't want to get into such a situation. Sa kabila ng pagsara ng Export and Industry Bank ayon sa BSP, nananatili pa rin daw na matatag ang banking industry sa bansa. Pero payo nila sa mga mag-iimpok sa bangko. We have a continuing financial learning program. Because of all of these efforts, that's why we're really saying that today, the banking system, despite the occasional glitch, is a stable banking system. Sinubukan namin makakuha ng pahayag mula sa Export and Industry Bank, pero bigo kami. Samantala, iaanunsyo raw ng PDIC sa pamamagitan ng media kung kailan sila tatanggap ng claims mula sa mga depositor. May mga nakatalaga rin mga PDIC officers sa mga branch ng Export and Industry Bank na maaaring konsultahin ng mga kliyente ng bangko. Maaari rin pumunta sa head office ng PDIC sa Ayala Avenue sa Makati. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.